Okay, so kadadating lang niya. So, i-unbox natin. Talagang napapalakas daw niya talaga yung signal ng wifi. Dito kasi sa kwarto namin, mahina yung signal ng wifi. So, minsan pa nga wala. Minsan pa nga wala yung wala kami signal dito sa kwarto. So, eto siya. So, ayan siya. See? So, hindi ko alam kung magpa-function siya, pero ito try it natin. Tapos, may setup pa siya. May cable siya. Siyang kasama ay manual. So, manual. Cable. So, ito yung wifi extender. So, ito siya. Ipa-plug lang siya. Ano nga to eh? Nabasa ko pang review dun. Just plug and play. So, yun nabasa ko sa kanya. So, yan siya. So, setup na natin. Balikan ko kayo mamaya. Pakita ko sa inyo kung bakit kailangan ko ng wifi extender dito sa kwarto. Kasi nga, nagkakaproblema ako sa signal. Yung phone ko, kung makapansin nyo, yung dun sa wifi bar niya, wala na. Tapos, punta tayo sa setting. Punta tayo sa setting. Yan. Connection. Internet. Oh, internet may not be available. So, ganyan ang nangyayari dito sa kwarto kung walang wifi repeater. Wala talaga akong total signal dito sa kwarto. So, ngayon naman i-open natin yung wifi extender. So, ito yung wifi extender. Papasin nyo, naka-turn off yan ngayon. So, i-open natin. So, ayan. Antayin natin siya mag-setup. Kapag nag 3 green bars na yan, yung light niya, ibig sabihin okay na. Okay. Ngayon naman, punta ulit tayo sa telepono ko para makita nyo. Nasa settings tayo ha. Settings, tapos connection. Click mo yung wifi repeater. Ayan. Okay. Internet may not be available na. Then, antayin lang natin. Okay. Open mo siya. Then, ikiklik mo yung HTTP 192.168.10.1. Ikiklik mo yan para mag-open. Okay. So, fa-follow lang natin yung nasa manual. Kailangan small letter lahat. Admin. Okay. Then, pati password, admin din. Submit. Okay. Ini-install ko siya sa phone ko kasi phone ang gamit ko dito sa kwarto. Pero kung may computer kayo sa loob ng kwarto, i-install nyo siya sa computer nyo. So, ito na yung lumabas after natin i-click yung username saka password kanina. So, yun. Pipindutin natin yung repeater. So, ngayon, ang sabi sa manual, antayin mo lumabas yung internet, kung ano yung name ng internet ninyo dito sa bahay. So, yung sa amin, hanapin natin. Okay. Kita ko na. Okay. Ayan, lumabas na. Repeater SSD, yan yung pangalan ng internet nyo. Tapos, pagdating dun sa security key, ang ilalagay mo, yung password ng wifi nyo. Kapag nailagay mo na yung password ng wifi, so yan, nailagay ko na, hindi nyo lang mabasa, ia-apply natin. Apply.
Yan, aantayin daw natin eh. Okay, yan. Yan, lumabas na. So, i-close natin siya. Exit ka. Exit. Then, okay. Yan, lumabas na siya. So, kung mapapansin nyo, yung signal ng wifi ko, mataas na. Siya katulad kanina. So, punta tayo sa settings. Okay. So, connected na ako sa internet namin. Automatic connected siya sa internet nyo. Then, video. Okay. So, mas mabilis siya ngayon. Kumpara kanina na totally walang signal, so ayaw niya mag-play. So, that's it.